Guys, good evening. Today is October 8, 2019 and welcome to my channel. It's Alan Kes. And today's video ay update ko lang kayo sa ating bagong palabas sa ABS-CBN na Starlock. And before we proceed to our topic for today, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. And please don't skip ads. And without further ado, let's start! Ang episode tonight natin ngayon ay First Wish. And then, babasahin ko lang yung character na present ngayong episode na to. Si Boboy ay Enzo Delogero. Tapos si Judy Ann Santos ay si Attorney Teresa. And then si Jana Agoncillo ay si Starla. Si Joem Basco ay si Dexter. Si Ana Luna ay si Lolita, si Joel Torre ay si Mang Grege, si Raymart Santiago ay si Doc Philip, and then si Charo Santos ay si Lola Tala, and then si Janos Del Prado ay si Boyong. Tapos si Terso Cruz III naman ay si Robert. Pangalawang araw pa lang to guys. And then sa office, nagsusorry si Attorney Teresa sa client niya na si Mr. and Mrs. Jimenez dahil natagalan siya dito dahil meron po siyang inaayos. Pero ang kanyang asawa ay against sana sa pagiging katagalan ni Attorney Teresa. Pero nag-insist yung kanyang hubby na si Mr. Jimenez na si Teresa daw ay magaling na abogado kaya nag-discuss na sila about sa kaso. Tapos si Buboy naman ay nababaitan kay Mang Grege dahil pinakain siya dito ng tanghalian at saka merienda pa. And then binigyan pa siya ng unan at kumot pa. And then nag-usap si Buboy at si Starla. Si Starla yung alitap-tap na kanyang kinulong sa bote. Tapos gusto ni Buboy, bago umalis doon, ay gusto niyang magbigay ng regalo kay Mang Grege. And then, ang mga tao naman, nagpasalamat dahil kay Mang Grege. Dahil nga, yung lupa ay gustong kuhanin sa kanila. At dahil kay Mang Grege, hindi yun na nangyari. And then, naghalungkat si Buboy sa mga gamit ni Mang Grege dahil gusto nga niyang malaman kung ano ang gusto ni Mang Grege na iregalo sa kanya. Ngunit, dumating si Mang Grege at nagalit ito sa kanya at sinisigawan siya at pinagalitan. At sinabing magnanakaw daw siya, akala daw ni Mang Grege na mabait daw siya. Kaya, pinaalis siya dito. Kaya, naiyak si Buboy. At umalis na lang siya doon sa kamalig na tinulugan niya. Pero ayaw daw niya bumalik sa bahay ampunan kasi yun ang sinabi ni Mang Grege. Kaya umalis silang dalawa ni Starla. Tapos pumunta si Attorney sa isang pulis. Sabi ng pulis, hindi daw pwede yung gusto ni Attorney. Dahil hindi daw siya masamang pulis. Pero pre-name up siya. Sabi ni attorney ay ibalato na lang daw niya yung kaso sa kanya. At para pumayag yung pulis ay pinakita doon ang kanyang litrato with kabit ng pulis. So natakot siguro ang pulis kaya ayun at nakuha niya yung kaso. Tapos tinawag ni Mang Grege si Buboy at nagsusorry siya sa kanyang ginawa na pag-away sa kanya. Hindi daw kasi siya sanay na may kasama. Ngunit pagtingin niya ay wala na si Buboy. At hinahanap niya ito, sumakay siya ng tricycle at hinanap niya si Buboy. At si Buboy naman ay tumatakbo doon sa kagubatan.
dahil tumakas siya kay Mang Greggy dahil nga ibabalik daw siya sa bahay ampunan. Yun ang kanyang kinakatakutan. Ang mga kapitbahay naman ay nagtaka kung bakit nagtatawanan sina ni Buboy at Mang Greggy dahil masungit daw yun si Mang Greggy. Nakita kasi nila na nagtatawanan sila ni Buboy at si Mang Greggy. And then si Starla naman, tanong ng tanong kung saan daw sila pupunta. Ngunit hindi alam ni Buboy kung nasaan na sila. Kaya, takbo sila ng takbo. Paano daw lumabas sa kagubatan, sabi ni Buboy. Takbo ng takbo si Buboy, paikot-ikot lang daw sila. And then si Mang Greggy naman ay hanap ng hanap sa kanyan. Dala ang tricycle. Tapos, tinulungan ni Starla, pero dapat daw humiling daw siya. Humiling daw ng wish si Buboy. Pero hindi nakinig si Buboy. At nakita nila yung baboy ramo. Kaya takbo ng takbo na naman si Buboy doon sa kagubatan. Tapos natakot na siya. Hindi pa rin siya nakinig kay Starla na humiling. At maya-maya ay humiling na rin si Buboy na dapat mailigtas na siya sa baboy ramo at makabalik na siya, makalabas na siya sa kagubatan. Ayun, at lumabas si Starla galing sa bote. At ibinigay ni Starla ang wish ni Buboy, ang dalawang wish ni Buboy. So ayun, at natupad yung kanyang wish. At nagtaka si Buboy kung sino siya. Sabi naman ni Starla na siya ay wishing star. Wishing star pala si Starla. At wishing star ka? Sabi niya. Yung alitap-tap na nahuli mo. Ako iyon, sabi niya. So, gusto ni Starla na maging kaibigan si Buboy dahil mabait daw ito, sabi ni Starla. At ayun, nakalabas na din si Buboy sa kagupatan dahil sinundan niya si Starla. Tumawag si Mr. Jimenez. Nakauwi na daw ang anak niya. Good job, sabi ni Robert kay Attorney Teresa. And then, ayun, at nakalabas na si Buboy at nag-notify iyon kay Lola Tala na may nakatupad sa wish. At nagtanong si Lola Tala kung sino kaya iyong nakatupad sa wish. Ayun, at nakita na ni Mang Greggy si Buboy at tumakbo si Buboy at tumakbo din si Mang Greggy at para malapitan si Buboy. And then, sumakit yung bewang ni Mang Greggy kaya huminto si Buboy sa pagtakbo. Sabi ni Buboy, hindi daw siya magnanakaw. At nagsusorry naman sa kanya si Mang Greggy. Hirap daw siya magtiwala sa isang tao kaya pasensya na daw at nagsorry siya kay Buboy. Sinabi niya ang sadya niya kung bakit siya naghalongkat. Gusto lang daw niya na mabigyan siya ng regalo bago siya umalis doon sa kanila. So ayun, at naghingi na sila ng sorry sa isa't isa at okay na sila. Sabi niya kay Mang Greggy, akala niya huling beses na daw niya makapunta doon. Pero si Mang Greggy, sabi niya, doon na lang daw siya matulog sa kabilang kwarto. Sabi naman ni Buboy na talaga po siya, oo, kasi gusto kitang ampunin. Ampunin na lang daw siya nito. Dahil simula nung dumating si Buboy ay maingay na daw ang bahay at gusto daw niya na may magingay na sa kanilang bahay. At ayun, ampunin na pala niya si Buboy. Dito naman kina attorney ay nag-uusap sila ni Robert about sa success nila na sila na ang hinahabol ngayon ng mga client. Dahil the best attorney na kasi si Attorney Teresa.
Alam daw ni Robert na makukuha daw niya ang lupain. Bastila, ng lupain na naman. Ito na, ito pa lang si Julian dito is kontrabida. Sabi ni attorney na, I don't want to disappoint you, Robert. At yun lang guys, ang huling episode ngayong gabi na to. At abangan nyo bukas ang susunod na episode. And hope you enjoy my storytelling for today. And please, don't forget to like and subscribe my channel. That's all. Thank you, babu. Mwah.